sa CEO Forum sa Lapu-Lapu City, Cebu. Itinuturing ito na isa sa pinakamalaki at mahalagang business event, hindi lamang sa bansa, kundi maging sa Asia-Pacific region. Si Jesse Atienza sa detalye. Rise and shine, Jesse. Mahigit sa 100 senior executive managers, chief executive officers at business owners at mga opisyal ng government agencies ang dumalo sa Asia CEO Forum sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kilala ito bilang pinakamalaki at isa sa mga mahalagang business event sa bansa at ng Asia-Pacific region. Layunin nito na maibida ang mga aktibidad ng lokal at multinational organizations sa Southeast Asia at para makakuha pa ng mga investors mula sa ibang bansa. Why we doing in Cebu to really highlight the development of Cebu? We invite different organizations, different industries para they can share what's happening to them. By doing that, we can share that information, that knowledge outside Philippines to encourage investors to invest here. Isa sa mga dumalo ang country head ng isang kilalang BPO company sa bansa. Aniya, nasa halos 10,000 na ang kanilang mga empleyado sa kanilang kumpanya at karamihan nito ay nasa Cebu. Cebu is a great example of sustainable economic growth where you stepped outside the Manila NCR and you picked up a provincial city and say how we can make sure that we are providing employments, we are providing growth, we are providing development opportunities to the provincial cities. So I think that has been our commitment. We are big on sustainability and that's what we are doing out here. Isa sa mga pinagpipilian ngayon ng mga foreign investors ang lungsod ng Cebu dahil sa presensya ng Mactan Cebu International Airport at ng Port of Cebu na malaking tulong sa logistics para sa business sector. Pag pumasok ang mas maraming investors, mas maraming trabaho ang pwedeng makuha ng mga Pilipino. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.